dito lamang Martes, idinokumento ng Reporter's Notebook ang isinagawang drug raid sa Cebu City. Unang pinasok ng mga otoridad ang bahay na ito sa barangay Subang Dako, Mandawi City. Nahuli ang di umano'y 31 taong gulang na tulak ng droga at ang 3 di umano'y drug users. Bakit may mga shampoo kayong ano? Bakit kayo gumagamit ng shampoo? Kasama sa na-recover ang ilang sachet ng pinaghihinala ang shabu at ilang drug paraphernalia. Ano yung galing yan? Sa bayan? Ito yung droga, sa iyan. Sa isa pang by-bust operation sa barangay Calderohan, nahuli naman ang isa pang di umano'y tulak. Na-recover din ang ilang sachet ng pinaghihinala ang shabu. Pero itinanggi niyang sangkot siya sa droga. Nito lamang nakaraang linggo, nahuli rin ang 2 babaeng nagtangkang magpasok ng ilang pakete ng shabu sa loob ng Mandawi City Jail. Ang droga, ipinasok umano sa ari ng 2 babae para maitago. As of now, continuous yung operation natin. At every day, you could see in our accomplishment, daily accomplishment report, that we are still able to arrest drug pushers. And lately, we were able to neutralize through the service of search warrant, considered the level 2 high value target in the name of Sensil. Pero bukod sa mga maliliit na sangkot sa illegal na droga, mahalaga rin daw na matiyak na mapanagot ang mga malalaking taong nagpapatakbo ng illegal na kalakalan. Makalipas ang mahigit isang taon sa pwesto ng bagong administrasyon, nananatili pa rin problema ang droga sa bansa. Katunayan, ang Pangulo na rin ang nagsabi na bumalik ang bentahan ng droga sa Bilibid. Kaya dyan sa Bilibid, baski anong gawin natin, pasok ng pasok pa rin ang mga... And because ang droga bumalik na naman, ito lang kasi ang kapital. And I have to be frank, mostly Chinese. Pag nakapasok ang cellphone dyan, negosyo talaga. Sa patuloy na pagkakaroon ng drug trade sa bansa, malaking hamon daw ngayon sa administrasyon na patunayang epektibo ang kampanya kontra droga. We will perform our mandate, not just drugs, but for the benefit of the Filipino people. Yun ang personality ng ating commander-in-chief. Ang kanyang nagiging utos ay para ma-encourage, magabayan yung miyembro ng Philippine National Police sa pagtupad ng tungkulin.